It's Saturday today, November 14 na. So, ilang days na kami after Typhoon Ulysses, nag-start na, sabihin na nating Wednesday, Thursday, Friday, pang fourth day na. So, ganun pa rin. Walang kuryente, walang water, walang internet. So, pero yung ibang part dito sa municipality namin, eh meron na. Kagaya kahapon, nung nakaraang gabi pa, pero kagabi nung isang gabi pa, sila ati ko ay may kuryente na. So, kahapon, naki-charge na ako sa kanila. So, may kuryente na sa kanila. Pero kuryente lang. Wala pa rin water and internet. So, iba't ibang part ng lugar dito yung nagkaroon na ng kuryente. Pero same pa rin. Kahit may kuryente sila, wala silang water and internet. So, today, this morning, punta muna ako sa church kasi may church activities kami ng 8 o'clock ng umaga. Yun. As usual, maagang natutulog sa gabi. Naiba na yung routine. Simula nung nagkaganito, maaga natutulog, maaga na rin nagigising. So, yun lang guys. And see you later! Guys, waiting sila sa mga magbibigay ng water, yung mga bumbero, ayan. Ang daming nakapila na mga galon, ayan. Ayun, kilaosang. Ayan. Ang hirap kasi wala talagang water. Yun. Ang pag-vlog ko ay paano-ano lang, pa-konti-konti lang kasi tinitipid ko nga yung charge ng aking battery. Yun, dahil malayo din ako kila ate, isang ride pa para doon ako makicharge. Dito naman sa highway, sa may mga grocery sa taas, nag-o-offer naman sila ng libreng charge, kaya lang, ang daming nakikicharge. Siyempre, una-unahan din. So, hindi mo naman yun mababantayan, di ba? So, kaya, ganun na lang ang ginagawa ko. Pumupunta na lang ako kaila ate ko para doon makicharge. So, ngayon, pang second time ko mamaya makikicharge. Yun. Kaya tipid-tipid lang. mahirap yung ma-empty ulit kasi just in case of emergency. Kasi hindi pa nga totally talaga 100% dito sa lugar namin na may kuryente. Yung ingay ngayon nga pala ay ingay ng generator ng kapitbahay. Ang namahinga naman ngayon ay yung construction worker dito din sa kapitbahay kong ginagawa. Kaya ilang weeks ako na hindi nag-vlogs kasi super ingay nila. Yun. Eh ngayon, kung walang kuryente, hindi sila makakagawa ng bahay. So, walang ingay. Kaso, ang pumalit naman yung mga generator ng kapitbahay. At bukod doon, nagtitipid din ako sa battery dahil nga, at saka walang internet, data lang, yung data ko ay pasulput-sulput pa, napakahina ng data. So wala eh, ganito talaga pag dumating ang mga kalamidad. Yun, okay kami lahat, safe kami lahat. Iba-iba nga lang kami ng sitwasyon. So
Yun, yung mga kamag-anak ko nga pala, or kamag-anak ng mister ko, na mga taga Cagayan Valley, ingat po kayo dyan lahat, dahil talagang grabe ang baha. So, tsaka yung mga relatives ko sa Quezon Province, sa Infanta Quezon. Yun, ingat din kayo dyan kasi binahan, naano rin kayo ng bagyo, lahat tayo. And, hindi pa rin kami okay sa mga kuryente at tubig at internet. So, sana matapos na ang lahat. Mag-back to normal na. Good night, everyone! See you tomorrow! Wala pa rin ilaw. So, yan. Emergency light. Yan. At yung pailaw natin na fairy lights na di battery. At some pamaypay. Although, nag-shower na ako ng isang timba. So, good night! Good morning, Sarah's friends! Good morning! It's Sunday today, November 15. Yun. As usual, wala pa rin kaming water, kuryente, at internet. So, mamaya, pupunta si Kuya sa pangalawa niyang deliver sa akin ng tubig na gagamitin ko. Kasi nung Friday night, dinala niya ako ng 6 na galon. 6 na galong tubig. Pinuno niya yung drum ko kasi na-empty na nga yung stock ko. So, 6. Napuno niya yung isang drum, isang timba, 2 batya. So, ngayon, 1 drum na lang yung natitira. Kaya, sabi ko, dala niya ako ulit. Kasi baka mawalan pa talaga yung water. Yun. Tapos, nagpabili ako ng isang maliit na galon ng inumin sa Alpha Mart. Dahil nga, yung mineral ko dito, nakaka-order ko lang bago bumagyo, ay kalahati na. Siyempre, ginagamit ko yun pang luto, pang toothbrush. Yun. Kasi yun namang mga dinala niyang water, mga panghugas yun. Pang CR, pang ligo. Yun. Walang pang laba. So, ang dami ng labahan. Ano pa ba? So, iniintay ko lang sila. Tapos, sila may kuryente na. Sila nila ate. Yun. Pero ako lang talaga ang wala pang kuryente. So mamaya tatambay kami kila ate kasi i-charge ko naman lahat ng kailangan kong i-charge. Cellphone at saka yung aking rechargeable lamp na tinitipid-tipid ko. Kasi may mga di-battery naman kasi akong mga ilaw na pwedeng pang magdamagan siya. So, okay na ako doon. Yun, ganito pala. Ang hirap din pala ng ganito. Mawalan na lang ng kuryente, wag lang talaga water. Kasi yung tubig, yun ang pangunahing kailangan sa araw-araw. Kasi yung kuryente, kahit di ka makanood ng TV, ganyan, okay lang. May mga di-battery naman sa sasakyan, pwede ka naman makicharge ng phone, diba? Yun. Ay. Kayo, kamusta naman kayo dyan? Ano ba nag-start? 11, 12, 13, 14? Pang 5th day na ngayon. Diyos ko, ang tagal. Ang sabi, nung may-ari ng apartment, nakita ko, ay, kasi nagpa-load ako sa taas at saka bumili ako ng talong at saka tosino kasi yun na lang yung ipapakain ko kay kuya dun sa mag-anak kasi may magtotorta ako ng talong at saka torta ay at saka tosino, sorry. Kasi yung mga stock ko na frozen fruits kagabi ay tinapon ko na.
Dahil nasira na siya dahil wala na siyang ice yung freezer ko, as in defrost na lahat. So kaya nga niluto ko na lahat yung isda. Pinaksiyo ko, pinirito ko, yun. Kaso yung mga frozen fruits nga ang nasira, yung banana, yung strawberry, yung mga luya ko, na-ista ko sa freezer. Ano pa ba? Yun. So, yung iba, dadaling ko na lang kila ate, kagaya nung mga butter. Malambot na rin. So, dalin ko muna kila ate mamaya. Yung mga butter na pag nagbe-bake kasi ako, yun. Yun. At, ano pa ba? Wala na. Wala nang ganap. So, yun. See you na lang later ulit. Yun. Ang sabi pala nung kapitbahay ko na, yun nga yung si tita, yung may-ari ng apartment. Ang sabi daw, baka ngayon magkaroon na kami ng power. Pero hindi rin sure. Kasi meron daw gumawa kagabi dito sa may village namin. So, hindi pa rin sure. Yun. Kasi ang dami pa talagang walang power. Tapos kagabi, sabi nung nag-deliver ng water dito sa amin, yung parang ano lang siya, volunteer na nagpamigay ng mga water. Kaya lang, ang pinamimigay nila, 2 galon lang dapat sa isang family. Hindi naman ako naki-join kasi wala naman akong paglalagyan. Hindi ko naman kayang buhatin yung batsa, diba? So, at saka gabi na eh, anong oras na nag-announce sila. Siguro 9 o'clock na, nakahiga na ako eh. Nakahiga na, kapantulog na. So, lalabas pa ba ako? Eh, nagkakagulo sila dyan sa tapat ko kagabi. Hindi ko naman ma-videohan kasi madilim. Iniilaman lang sila ng parang ilaw ng sasakyan. Yan. So, yun. Hindi na ako nakipag, ano sa, ano ng water. Yan, okay na. Matitipid ko naman na yung tubig. Basta lang, every other day, dadala na ako ni Kuya. So, bibigyan ko na lang siya ng panggas. Kasi, malayo din kasi yung kinukunan nila eh. Malayo pa sa kanila. Yun. Kasi umiigib din sila doon. So, kahit panggas man lang mabigyan sila. Yung mga ate ko naman, bumibili rin sila ng water. Marami silang galon. Eh, may sasakyan naman sila. So, ako wala. Kaya si Kuya lang talaga yung tinatawag ko. Good morning, everyone! Good morning! It's... sorry. Sobrang excited, sobrang saya ngayong umaga kasi may kuryente na! Yan. May power na kami dito. Finally! Wow! It's Monday today. Monday, anong pecha? 16! It's Monday today, November 16. May power na kami ngayong araw na ito. So, sa wakas, yung fridge, ang agenda ko ngayon ay yung fridge ay lilinisin ko na. At para ma-on na siya. Although wala na siyang mga laman. Tapakita ko na lang sa inyo. Kasi yung ibang laman, yung mga frozen fruits ay tinapon ko na. Tapos yung mga butter ko, cream cheese, dinala ko na kila ate nung nakaraan na nakicharge ako sa kanila. Kasi nga doon may kuryente, eh dito wala pa nga.
So, malambot na sila lahat at saka baka masira. Ngayon, walang laman ang fridge ko kaya kailangan ko linisin. Although, nauna yung tubig nung isang gabi, ano ba yung Monday? Sunday ng gabi, nagkaroon kami ng water. Pero wala pang kuryente. Yun. Tapos, ngayon, ang kuryente palang nagkaroon. Monday. Anyway, yung water namin ay hindi pa ganon kalakas at kalinaw. Super, super duper. Alam mo yung cream ng ano, ng kape. Ganon kalabo. Pero okay na yon. At least may pangbuhos man lang tayo sa bathroom. Panglinis-linis. Pero hindi pa siya pwedeng panglabas siguro sa mga white. Siguro baka pwede siya sa mga basahan, sa mga colored na damit. Baka pwede. Yun. Panghugas-hugas sa banyo. Kasi marami naman akong istak dahil nung Sunday, pumunta sila kuya. Nagpaigib ako ulit ng 6. Sorry guys, 6 na galon. So, yun. Yun ang gagamitin ko. Ay, thank you po. Thank you talaga. At meron na kaming power, may tubig, at syempre may internet na. Sana tuloy-tuloy na. Pero alam nyo guys, meron na akong phobia. Once na, alam nyo yun, minsan pag may hangin at ulan, minsan, kinakabahan ako. Sabi ko na ko po, parang maya na naman ang bagyo. Parang ganun lang. Pero hindi ko na siya iniisip. Kasi nga, nagninerbios ako. Mahirap. Siguro naging phobia na yun dahil sa lakas nga ni Ulysses. So anyway, ang agenda ko ngayon ay maglinis muna ng fridge. So, see you later! So, ayan ang fridge, ang sistema. Inalis ko yung nandito sa baba. Ayan, mga ano lang naman to eh, yung mga natira. So, wala na lang, kailangan talaga linisin ang freezer. Ayan na. So, wala na siyang laman. Tapos yung mga nandito, wala na rin. So, linisin ko muna siya ng bonggang-bongga. Anyway, guys, meron muna akong ipapakita sa inyo. Yun yung nagawa din nung pag-ulan, nung bagyo, yung sa mga halaman ko dito na inilabas. So, pakita ko sa inyo kung anong nangyari. Yan, kagaya ni Humalomena, Ruby Sense ko, ayan. Umusbong na yung ano, yung isa niyang bago. Ayan, ganda-ganda niya, grabe. Buti hindi siya na-damage sa labas. Ayan, umusbong siya. Ayan. Tapos, ganda niya, ano? Tapos yung dito, si Aglomena, si ano ba to? May tawag dito eh. Yung kay Aglo, si... Basta I forgot. Ayan! Umano rin yung dalawa niyang dalawang dahon. Ayan, diba? Yan yung mga bagong bukadkad na dahon. Ito yung hinati ko. Ayan. Hinati ko kasi sila bago bumagyo. Nirepat ko pa sila. Siguro mga 2 days after. Ayan. Ayan siya. Sumulpot. Tapos, eto nga yung na-damage nga na dahon. Ito, sa lakas ng ulan. Kasi ang nipis lang nitong si Pink Syngonium ko. Eh, ayan. Nasira yung dalawang dahon. Ayan. Ayan na! Ang ganda-ganda niya! Ayan. Ayan na siya. Ang ganda-ganda niya. Grabe. Pink na pink. Meron pa yung nasa labas. Ito yung bagong bukadkad.
Ganda niya, di ba? Oh. Yun nga lang, nasira siya sa ulan sa grabing lakas. Ayan, oh. Manipis kasi ito, eh. Yan. Anyway, makakasurvive din yan. So, nilagay ko muna sila dito for the meantime. Yan. May mga bakante pa ako dyan, eh. Tapos itong si Zizi. Si Zizi Blunt. Hindi siya naaalis dito. Hinayaan ko lang siya dyan. Di naman siya maselan. So, ayan lang siya. Yan. Ganda-ganda. Ito talaga. Nung una kala ko, mamamatay na. Kasi nagkaroon siya ng root rot before. Tapos, nirepat ko siya ulit. Yan. Inayos ko siya. So, ayan na siya ngayon. Ganda-ganda na ni Humalumena. Masipag na siyang magdahon. Yan. Okay, share ko lang. Ito, wala pang tanim. Magtatanim dito si Ayesa pot sa cactus. Cactus pot. Yung sa ano to eh, yung pencil holder. So, hindi pa maasikaso. So, yun lang. Share lang. O, diba? Ito, walang ka-arte-arte. Kahit di mo siya diligan, hayaan mo lang siya dyan. Ito yung ZZ plant ko na iba. Tapos, may nahingi ako kay la ate. Pinandagdag ko. Tapos, tinransport ko siya dito sa spiral, ano ko, long pot. Ayan. Okay na siya. Yan, mukhang masaya siya dyan. Yan. Bali, itong patungan na to, ay ginawa sa akin ni Kuya. Yan. Ginawa ni Kuya yan sa akin. Kailan ba to? Siguro meron na tong 3 weeks. O, baka magwa 1 month na yata ito eh. Yan. Ginawa niya sa akin. Tsaka yung mga nasa labas, kasabay yun eh. Yung patungan sa labas, yun, siya rin gumawa nun. Kasi nga para nakaano yung mga plants, nakataas doon sa harap. Yun, wala nga lang siyang pintura. Pero okay lang. Yun, kasi nahirapan ako minsan pag yung sa pagdidilig, lahat sila nasa floor, eh, hindi ko malinis yung semento. So, ginawa niya ako ng mga patungan. Kasi nga, hindi naman kasya doon lahat sa mga cactus, ano ko, diba? Plant rack. Yun. Kaya ito, ginawa niya sa akin, yan. Yung patungan na yan. Yung nasa ilalim, yun, wala namang panglaman. So, saka na muna. Unti-unti. Ngayon, yung nasa ilalim, ito yung, yan, dito kinukuha ni Ayesa yung mga slipper nila pag dumadating. Tapos ito yung mga toys-toys niya para hindi kalat-kalat. Yan. Ilagay ko muna siya dyan. Yan. Today nga pala ay birthday ng aming Mood Raquels. Birthday ng nanay ko. Ng nanay namin. Si Nanay Lina. It's her 77 years old na siya sana ngayon. Kaya lang, wala eh. Yun. Iniwan niya kami nung 41 years old niya. 10 years old pa lang ako nun. Yun. So, sa makabilang buhay na ang aming mudra, bata pa ako nun, 10 pa lang ako. Magta-10, parang ganun. 1984. So, 36 years na siyang wala. Parang ganun. Sa compute ko. So, anyway, babay na muna guys ha. Maglilinis muna ako ng fridge.
Hello, I'm back at gabi na. So, yan, bukas na ang mga ilaw. Yan. At tapos na rin ako magligpit, maglinis-linis. So, maliligo na lang ang lola nyo. At maghapon ako naglinis-linis dito sa baba. Yun. So, natapos ko na rin linisin yung fridge. Yun. At naglagay ako ng halaman doon. Nilipat ko yung ibang halaman. Yan, nilipat ko muna yung mga plants. Yan dyan. Inalis ko na yung cortina. Yan, okay naman na sila dyan kasi may sikat naman dyan ang araw pag umaga. So, okay na. Nagligpit-ligpit ang lola niya. So, okay na yung fridge. Yan. Nalinis ko na siya ng bonggang-bongga. Pero, wala pa rin laman ang freezer. Yan. As in ice pa lang. So, pag nakapunta na ako ng proper, tsaka na lang ako bibili ng ilalaman. So far,